Yan. Marahil guys, maraming nagtataka dahil dito kay Boss Ray. Itong nagpa-viral ng homeless man ng Samar. Kasi simula nang umiri siya doon sa isang television network. Morning guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Saan mang sulok kayo ng mundo, naway lagi kayong gabayan ng ating Panginoon. At mag-iingat kayo dyan sa inyong mga pinapasukan. Ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. Yan. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Yan. Marahil guys, maraming nagtataka dahil dito kay Boss Ray. Itong nagpa-viral ng homeless man ng Samar. Kasi simula nang umiri siya doon sa isang television network, biglang nawala, biglang wala na siyang upload. Hindi natin alam lahat. Isa rin ako doon sa nagtatanong bakit. Maaring na-pressure, maaring kung napanood nyo guys, itong huling upload niya, parang nasabi niya doon na maraming nag-bash. Yun nga, sabi ko nga sa kanya na huwag siyang magpadala sa mga bus na yun. Kasi kung matatandaan nyo guys, kung sino man ang nakasubaybay kay Kuya Bal Santos Matubang, kung saan inulan din siya ng maraming baser dahil nga sa yun, pareho silang nagka-charity. Ito si Boss Ray, nagcha-charity din. Tapos ito si Kuya Bal Santos Matubang, nagcha-charity din. Kumbaga walang pinagkaiba yung content nila sa pagtulong. Kung saan maraming nagbas. Kaya ang ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang, gumawa siya ng paraan. Yung iba inignore, hindi na pinansin. Yun. Hanggang ngayon doon pa rin siya sa kanyang ginagawa sa pagtulong. Kasi guys, ang pagtulong hindi po yan sa ano, hindi po ganun kadali yan. Napakahirap kasi hahanapin mo kung sino ang dapat natulungan, kung sino ang karapat dapat. Kasi ang pagtulong guys, hindi basta-basta tutulong lang. Titingnan mo talaga kung ano ang kalagayan ng isang tao. Kasi katulad dito guys, sa atin, sa Metro Manila, napakarami talaga. Kumbaga, pupunta sa kalsada, nanghihingi. Tapos pupuntahan mo doon kung saan sila umuwi pagdating doon. Painom-inom, parang walang problema sa buhay. Pag kinabukasan, pupunta na naman doon sa kalsada, nanghihingi. Kaya kumbaga, marami ding nagpapanggap. Ginagamit lang yung kahirapan. Kaya napakahirap guys yung pagtulong. Hahanapin mo talaga kung sino ang karapat dapat na tulungan. Kaya dito kay Boss Ray, sa ano niya ngayon, maaring na pressure. Hindi natin alam guys, lahat nagtatanong. Hinahanap ko yung ano niya, kumbaga pinipilit ko siyang hanapin. Hindi ko makuha kung may email ba siya. Yung messenger niya, tinignan ko sa Facebook, hinahanap ko talaga kung paano. Kasi siyempre, bilang isang sumusubaybay,
Nag-ano din tayo. Gusto din nating malaman kung ano talaga ang tunay na kalagayan. Anong nangyari sa kanyang pag-vlog? Ano ang kalagayan niya ngayon? Baka maaaring nagkasakit siya. Kasi siyempre exposed yan, lumalabas. Lumalabas siyempre. Maraming nag-aalala. Maraming nag-aalala din sa kanya. Kasi biglang ano siya, biglang viral tapos biglang nawala. Kung na-stress man siya nang dahil sa mga basher, naway nasa maganda siyang kalagayan ngayon. Kaya Boss Ray, kung karating man sa iyo ito, mapanood mo man, nandito lang kaming taga-suporta mo. Katulad kay Kuya Bal Santos Matubang, napakaraming sumusuporta din. 1 million na siya ngayon. Congratulations din sa iyo, Kuya Bal. Dahil ikaw talaga ang naging inspirasyon namin ng mga maliliit na small YouTuber. Dahil sa iyong mga ginagawang charity. Kuman ang inyong ginagawa, sana lagi kayong mag-ingat sa araw-araw. Lagi kayong gabayan ng ating Panginoon. Yan. Sa mga nagtatanong guys, tungkol doon sa kalagayan ni Boss Ray, ako rin nagtatanong, pare-pareho tayo. Sa mga oras na ito, hinahanap ko man yung ano, yung kung sino ang pwedeng kontakin. Hinahanap ko yung email niya. Kumbaga, hindi naman ako ganun kagaling sa social media, kaya nahihirapan din tayo na maghanap ng contact kung paano natin makontak si Boss Ray para malaman din natin kung ano ang kalagayan niya ngayon, kung nasaan man siya, anong pinagkakabalahan niya, kung busy man siya, para malaman natin bakit halos 3 weeks na na hindi gumalaw yung channel niya. Although nasa 150 na siya, 156 ba yun? Subscriber. Kaya yung mga nakasubscribe kay Boss Ray, huwag kayong panghinaan ng loob, baka nandyan lang siya nagpapahinga, nagpapatanggal lang ng stress. Yan, huwag nating kalimutan ipagdasal siya. Ano man ang pinagdaanan niya ngayon, kasi biglang nawala eh. Biglaan, walang upload, wala siyang abiso. Kahit magbaba siya doon sa community niya ng text message para sa kanyang mga followers, wala eh. Wala talaga. Kaya sana huwag tayong panghinaan yung mga mapagmahal sa kapwa na gustong makatulong, na sa pamamagitan ng panonood ng mga video ng mga charity vloggers. Kung wala man kayong napapanood ngayon kay Boss Ray, lipat po tayo kay Kuya Bal Santos Matubang. Doon po malalaki ang ano niya. Talagang napakarami siya yung gustong tumulong. Pumunta lang kayo kay Kuya Bal Santos Matubang, dahil napakarami niya ngayon project. Yan. Yung lahat naman ng follower ni Boss Ray, istipot lang tayo, abang-abang lang. Baka nagpatanggal lang siya ng stress ngayon. Malay nyo, isang araw lumabas na siya at magpaliwanag kung ano ang nangyari, bakit matagal siya walang upload. Yan, baka nire-relax lang yung sarili o hinahanda lang kung ano man ang kanyang pinaghahandaan. Ipagdasal lang natin na sana maayos siya ngayon. Right guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat.
lagi kayong nandyan, nakasuporta, lalo na sa aming mga small YouTuber, yung mga malalaking charity vlogger dyan, huwag din natin suporta, huwag din natin kalimutang suportahan. Yan. Maraming salamat. At hanggang dito na lang. Pagpalang araw sa ating lahat, guys. God bless us all. Bye-bye.